Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may continuation yung yung post natin about doon sa katulong na hindi umuwi ng gabi. So umaga na siya umuwi, alas 7 na. So may continuation doon kasi nainis ako sa kanya kasi nga parati niyang sinasabi na pagod na daw siya, sabi niya na parang always siyang nagre-reklamo sa oras. Ayun yung sabi niya. So, dito nagsimula yun. Sinabihan ko siya. Sabi niya, okay na din yun. Gusto ko na din magpa-terminate. Ayoko na din. Napapagod na ako. Sabi niya ganun. So, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, pero kung sa ating dalawa, mas mabait yung amo ko kaysa sa amo mo, di ba? Sabi ko, oo. Sabi kong ganun. Tapos, ayun, sabi niya sa akin na, yun nga sabi niya na, hindi mo kasi naintindihan, pagod na talaga ako sa lahat. Sabi niya, dati kasi tahimik lang ako, pero ngayon napapagod na ako. So sabi ko sa kanya, swerte mo na dyan sa amo mo, mabait na, ano pa ba hinahanap mo? Sabi niya kasi, nagpapasaway daw siya, ganto daw yung ginagawa niya. Alam mo yung nagpapasaway siya para i-terminate siya. So sabi ko sa kanya, swerte mo na nga sa amo mo, meron ngang iba dyan na mas malala yung ugali ng amo. Sabi ko, ikaw nga pinapabayaan ka lang eh. Sabi kong ganun, nainis kasi ako. Tapos sabi niya, kung alam mo lang, kaya nagre-reklamo ako kapag araw ng pahinga ko, day off ko, kasi grabe yung ginagawa nila sa akin. Sabi niya ganun. Sabi ko, bakit? Anong ginagawa sa'yo? Sabi niya, kahit magising, kailangan magising pa din ako ng umaga sa day off ko kasi magsasaing ako para sa bata. Papakainin ko pa yung bata. So, hindi ako makakaalis ng bahay. Kailangan alas 9, pinakamaaga ko na yan naalis. Sabi niya, at pinakaano na daw niya yan naalis, maaga. So, ang gagawin pala sa kanya, gigising siya ng maaga kahit day off niya and magsaing siya. Tapos antayin niya ngayon na magising yung bata, isang bata. And then yung katabihan siya ng nanay tsaka tatay niya. So antayin niya magising yan, and then pagkagising, pagtutbrushin niya yan, pakainin niya muna bago siya makaalis, day off niya yan. Kaya siya naiinis, napapagod na siya. So day off niya, ginaganon siya. And then, edi makaalis siya mga alas 9, mag-aasikaso pa siya ng sarili niya. So makaalis siya ngayon alas 10. So ngayon, babiyahe pa siya kasi North Point siya. Tapos yung mga kamit-up niya is taga Yunlong. So dulo to dulo yun. Minsan mga sobra kalahating oras yung biyahe. So pagdating doon, naglalaro yan sila ng basketball kasi nga hobby niya yung pagbabasketball. So maglalaro sila. So syempre pagod ka, ayan, and then nagkumakain pa yan sila, umiinom. So kailangan makauwi siya ng alas 8 kasi alam niyo kung bakit. Antayin niya ngayon na umuwi yung amo niya kasama yung bata. Pagdating ng bata, papaliguan niya pa uli, papatulugin niya pa uli. Day off niya yan. So doon siya parang 2 years niya na mahigit ginagawa yan. So parang grabe na yung ano niya, yung parang naipon na ba, napagod na siya. Kaya ngayon daw, nagsisimangot na daw siya kapag ganun yung ginagawa sa kanya. Kaya yung babae daw yung nagpapatulog na sa bata. Dito sa akin, sa amo ko, kahit papano, diba, kahit ano naman sila, hindi sila ganun kabait. Pero, ano naman sila, hindi naman ganyan yung patakaran. Siguro dahil hindi ko sinanay. Nung unang day off ko, hindi siya siguro, inantay niya yung bata magising and then pinakain. Ako dito hindi. Kapag nagising yung bata, dapat wala na ako, umaalis ako kaagad ng maaga. Sabi ng amo ko sa akin nung bago ako dito, yung katulong niya daw dati hindi daw umaalis. Aalis lang daw, bibili ng pagkain sa labas tas balik. So parang iniisip ko, parang may mali. So ang ginawa ko, ako yung nagdesisyon sa sarili ko. Ang ginawa ko, unang day off ko is lumabas ako ng alas 7 ata, alas 8 dito sa bahay. So naglagay lang ako dyan ng mainit ng tubig and then umalis na ako. So ngayon, minsan, ganito kasi ang nangyayari. Pagising ng bata, hahanapin ka niyan. Hahanapin ka. So ikaw naman, kahit day off mo, kung nandyan ka, maawa ka, naka-diaper pa yan sila. So papalitan mo yun.
tapos tututbrushan mo, and then papakainin mo. Alam nga naman na gumising na siya, lahat-lahat hindi mo papakainin. Day off mo yun, kaya papakainin mo. So, nasasana yung mga amo pagka ganun. So, hindi na sila nagigising, ikaw na lang yung pag-aasikasuhin nila. So, hindi pwede yung ganun. Hindi ko yun ginawa sa ano ko, sa alaga ko. Nung bago ako dito, maaga talaga ako maalis, kaya hindi nila ako maasahan sa bata kapag umaga. So, ano akong maalis ng bahay, alas 8 ako noon umaalis, or alas 7. Basta kailangan wala na ako dito sa bahay. Ayokong nakikita sila. Ganon yung nangyayari sa akin. Ayokong nakikita sila kapag day off ko. So, ito namang katulong is nung bago siya, sinanay niya, naantay niya munang gumising yung bata, pakainin niya bago siya umalis. So, ngayon, nasanay yung mga amo. Inuutusan pa daw siya kapag day off niya. Kahit day off niya daw, inuutusan siya. Ako dito hindi. Nahihiya yung amo ko sa akin. Kapag ano kasi, halimbawa, hindi sila lumabas and then holiday. So, may mga kalat yan sila kasi magluluto yung amo ko, tapos kakain sila. So, yung mga pinagkainan nila, nandyan lang sa mesa, hindi niligpit. So, ako ngayon, pagkadating ko, punta agad ako ng CR, maligo ako. Pagkatapos nun, maghugas ako ng plato. Yun talaga, kapag may kalat sila, hinuhugasan ko. Basta linisin ko yung kusina. And pagkatapos nun, magwalis ako kung wala sila dyan. Magwalis ako kung nandun sila sa kwarto. Pero kung nandyan sila, hindi na ako nagwawalis. Diretso na ako dito sa kwarto ko. So, ganun lang ako. Hindi ko sinanay. And yung amo ko, hindi siya nag-uuto sa akin kapag day off ko. Hindi, nahiya siya. And also, na dalawang beses lang ako na anuhan ng bata. Kaya ayoko na nakikita yung bata kapag day off ko kasi nag-uutos yung bata. Halimbawa, pag nakikita niya ako, kahit sinasabi ko na day off ko, ano pa din siya, nag-uutos siya. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Pwede mo akong lutuan? Pwede mo... Day off ko, ginaganon ko yan minsan. Day off ko ngayon, kailangan ko magpahinga. Ginaganon ko talaga, bahala, marinig nila. Tapos may lalabas yung amo kong lalaki. Ayan, siya na mag-aasikaso sa bata. So, hindi ko sinasanay. Nagis na niya ako nung nakaraan, and then sabi niya sa akin, palitan mo ko ng diaper. So pinalitan ko, tapos sabi ko sa kanya, kumain ka dyan, aalis na ako, nagmamadali ako. Sinabi ko talagang ganun. So sabi ko sa kanya, kapag ano, bumalik ka dun sa loob ng kwarto ng nanay mo. Sabi ko ganun, nandun katabi ng kwarto nila yung ano. Sinabi ko talaga, bumalik ka dun at aalis ako, mag-isa ka lang dito. Sabi ko ganun. So umalis ako, inayaan ko. Nakasimangot na alam na ng amo ko kapag day off ko, tapos pinapalinis ako or naglilinis ako ng ano niya, ng diaper niya. Nakasimangot ako kasi nga day off ko yun eh. Yun talaga yung ano ko sa sarili ko. Pag day off ko, huwag niyo ako utusan. So ngayon, iba na yung routine ko. Pag alam kong gigising na yan siya, tapos day off ko, kailangan hindi niya ako makita. Makaalis ako or basta makapasok ako dito ng kwarto. Kasi pag nakita niya ako, tatawagin niya ako ng tatawagin. Gusto makipaglaro. Sabi ko sa kanya, day off ko ngayon. Ginaganon ko talaga yan. Pagod ako, gusto ko kausapin yung nanay ko. Ginaganon ko talaga yan. So, huwag niyo sanayin, kapag bago kayo, huwag niyo sanayin na, alam niyo yun, yung kahit day off niyo, hapaan niyo lahat ng trabaho sa bahay. Masasana yan, mag-uutos yan. Yung mga sinampay, pagtutupiin ka, paglulutuin ka pa, lahat-lahat. Asikasuhin mo pa yung bata, papatulugin mo pa, paliliguan mo pa. Ayoko nang ganyan. So, basta ako pagka, pasok talaga ako dito agad sa kwarto. Siguro kaya nga, depende talaga sa helper. Kasi kapag nasimulan mo talaga ng ganyan, naminihasa. So, ito ngayon, hindi niya na kayang libagin or hindi niya na kayang tigilin yung ginagawa niya. Kasi sinanay niya. Sabi ko nga sa kanya, sinanay mo yan. Kaya ikaw yung nagdusa ngayon. Sinabi ko talaga. So, naawa ako sa kanya kasi 27 din yung edad niya. And ayun nga, akala ko madali yung trabaho niya. Mahirap din pala. So, ang dami ko ng ugat. Kasi nga, ilang araw na akong pagod. So, pagod na pagod talaga ako. And nilagnat yung bata ngayon. Alam nyo guys, yung nakakapagod pa, yung wala ka ng pera. Yung iniisip mo yung ano, yung bahay ko guys. Magti 300,000 yung gastos. Tapos parang, hindi talaga. Matitigil yan siya. Kulang pala yung 300,000. Kala ko madali lang magpagawa ng bahay. Naiintindihan ko na yung mga OFW na nagpapagawa ng bahay. Hindi pala ganun kadali. So, ayun lang guys. Thank you for watching my vlog.
kasi nakakatulong to sa akin. May pambili akong hollow blocks. Ayan. Malaking tulong to. Alam nyo ba? Salamat sa inyo and thank you.